Kumusta mga footing fanatics? For today's video, may iche-check tayo na pork. Alam ko, familiar na kayo dito sa brand na to. It's Bolani. Ito yung nag-stand out among the Bolani forks na nakita ko online. Ito yung iche-check natin ngayon kung bakit nga ba. Check natin yung specs ng fork na to. Ito nga pala yung Bolani Ironman. Itong nasa akin is 27.5. Nag-check ako online, wala akong nakita ng 29. Kaya nasabi ko na angat ito sa ibang Bolani fork na nakita ko because ito ay Boost. This is my first time na makita ng Bolani fork na Boost. Kadalasan naman nakikita ko is 15x100 and 9mm QR. Pag sinabing Boost, yun yung spacing ng fork. Pakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng Boost. Tanggalin natin itong accent. So ayan, nakikita nyo, it's 110. Pag sinabing Boost, it's 110mm yung hub spacing nito. Nahulog yung pinlock. Then aside from Boost, tapered. Ayan. Pag sinabing tapered, 1 1/8 dito, then malaki yung dito. Para siyang Vulcan. Mas malaki yung ilalim, mas maliit naman yung sa ibabaw. So, ito yung mag-fit na fork doon sa mga tapered na frames. So, atin natin yung haba na steering tube. So, ayan. So, 8.5 yung haba na steering tube. Aluminum na yung steering tube niya. Ito yung lockout niya. It's manual lockout. Okay, dito is ABS Plus. Dito naman yung lagay ng hangin. Yan. Ito yung lagay ng hangin. Check natin yung travel ng fork. It's 100mm yung travel ng fork. Suhatin naman natin yung taba ng stanchion niya. Digital caliper. Suhatin natin siya. So ayan. It's 32mm yung taba ng stanchion. Let's check naman natin yung crown to axle. So nakalagay dito is 450mm from crown to axle. Post mount na siya. Yung nut pala ng axle niya hindi siya nakafix. Yan. Natatanggal siya. Kung sakali mang meron ka ng na-purchase na ganito na fork, pag magtatanggal ka ng gulong, ingatan mo lang na malaglag to kasi yan, hindi na siya hihigpit. So ito yung pinaka-nut niya. And then sa fork na to, aside from Boost siya, meron na rin siyang rebound. Kalagay is minus and plus. Pag nag-add ka ng rebound, mas babagal yung balik niya. Then pag nag-minus ka naman, yun yung medyo mas mabilis yung balik ng fork. So mamaya i-check natin to kung gumagana talaga yung rebound ng fork na to. Or leg nito is aluminum. Stanchion niya is magnesium. Coated din na black. Ito, parang black paint. Ito. Ang Bolani niya na decals, silver. Sticker lang siya. Hindi siya mismo naka-embossed. Medyo makapal yung sticker niya na pwede mo matanggal. Ayan. So yan, nakalagay dito yung Boost. Tapos dito naman, nakalagay yung rider weight. Sundan nyo lang to, depende to sa ano, sa timbang nyo, yung ilalagay nyo na hangin dito para sa fork. So ayan, kung 99.8 kilograms ka, yung air pressure mo na yung mailalagay is 90 to 110 psi. And pag 200, pag 90 kilos ka, nakalagay ito 70 to 100. So ayan, basahin nyo na naman, nakalagay yung sticker ng warning, nakalagay naman dito. This fork is for XC cross country lang. Hindi siya pwede pang downhill o kaya free ride nakalagay niya. So basahin niyo to. Kailangan kasi pag bibili tayo ng fork, depende doon sa requirement ng frame natin. Kasi yung mga frame na yan, may mga requirement yan kung hanggang saan yung travel na dapat doon sa frame. So this one is 100mm. This is an cross-country fork. Mga nabanggit ko kanina, it's ayan, may warning na. So bawal siya for downhill and dirt jump. Check naman natin yung timbang nung fork na to. Pero sa pagbuhat ko pa lang eh,
magaan na kahit na naka-throughout sa lusa. Timbangin pa rin natin. Ito yung timbangan ko. Lagi ito sa kilograms. Ipang tumigil. So yan, 1.785 yung weight nung fork. Bukan natin yung rebound. Isa natin dito sa, kita nyo ba ako? So yan, minus muna, isagad natin doon sa pinaka mababa. Rebound. So yun, nakita nyo, mabilis yung balik niya. Sagad naman natin doon sa pinaka mabagal yung balik na rebound. So ayun, gumagana yung rebound niya. Ayun o, mabagal yung, unti-unting bumabagal yung pagbalik. Ayun o. So okay, maganda yung rebound niya. So kayo na lang din mismo yung magtimpla ng rebound niya. Pero ako kasi usually, binibilang ko yung clicks niya. Tapos hatiin ko lang siya, tapos dagdag bawas na lang ako. So yun yung ginagawa ko sa rebound. Yung price pala nito mga kapadyak is 4,500 yung SRP niya. Dito nyo mo siya mabibili sa MPAPS. Performance, hindi ko pa masasabi sa inyo kung okay yung fork na to kasi hindi pa naman natin natatry. Usually kasi ako mahilig ako sa trail eh. So ako puli kung merong mapapasubok sa atin si Bulanyo fork, pwede much better para ma-review natin siya ng mas maigi. Hindi lang dun sa physical appearance saka yung ano niya, yung gaan niya. So much better pa rin talaga na ma-review natin siya sa trail. Video na to para lang dun sa mga naghahanap ng mga sabihin natin na budget, na friendly na fork, na boost. Ma-recommend ko ba itong fork na to? Tulad ng sabi ko, mas maybe na ma-review muna natin to para masabi natin okay siya. Mayroon naman magsabi ng nakikita lang natin na maganda siya tapos sabihin natin na okay, di ba? Sa presyo na 4,500, mahirap makahanap ng boost na then tapered sa ganong presyo. At saka, air na. Interested kayo sa port na to, you may call MPAPS. Hindi kayo mag-text, tumawag lang kayo kasi laging busy dito para tumawag kayo, mas mabilis niyo yung makakausap yung mismong gabantay dito. Kaysa mag-text, medyo matatambakan lang kayo ng iba pang nag-text. So much better to call them para asikaso kayo agad. Before I end this video, gusto ko lang magpasalamat muna sa MPAPS sa pagpapaintulot sa akin na ma-vlog yung part na to, tsaka yung makapag-vlog din dito mismo sa store nila. Kay Sir Mark Dayan Papa, thank you so much po, tsaka sa mga staff dito na sobrang ang babae nila. Bago ka pala makapadya sa channel ko, ako nga pala si Nardo, aka Nardo Futek. Gumagawa ako ng mga ganitong content. Nag-check tayo ng mga bike parts, tsaka dinodocument ko rin yung mga rides ko. So kung ganyan yung hinahanap nyo ng mga content, eh subscribe na kayo sa akin. Tsaka huwag nyo na rin kalimutan na i-hit yung maliit na notification bell dyan sa gilid para notify kayo sa mga bago nating video. Sana nagustuhan nyo yung bago nating video. Till next video, ride safe and God bless.